Tingnan ninyo ha, ang mga kasama ni Presidente Duterte, ito pa isang ano eh, tukmol eh. Itong si Secretary Bebot Bello. Oh. Ah, akalain ninyo, merong namatay na kababayan tayo doon sa kuan sa Dubai, sa United Arab Emirates. Itong si Bello, hindi niya sinasabi kung kanino niya nasagap yung information na ang ikinamatay daw ng babae na si ano pangalan nito, Amalia Collado da Prosa. Ha? Eh, ang ikinamatay daw noon ay nahawahan ng coronavirus. Coronavirus ang ikinamatay. May di nagalit yung ano, yung gobyerno ng Dubai. Ba't mo sinasabing ano yan? Eh kung magpanik yung mga tao nga naman doon, di ba? Yung epekto niyan. Tsaka, siyempre, takot sila sa buong mundo. Baka ma-ostracize sila, kamukha niyang nakakatakot yan eh. Pwede kang i-isolate eh, ng ibang mga bansa eh. Di ba? Dahil, baka sila mahawahan. Eh, ano yan eh? Ito nga, kinatatakutan ngayon, bagamat hindi pa kumpirmado ha. Di ba sinasabi nga nila, yan daw mahalo, yung parang sa nanggagaling yan, sa laway, di ba? Na itatransmit. Pero ngayon sinasabi, ano na, airborne eh. Airborne. Katulad nung sinabi natin eh. Kasi sa laway lang, hindi ganyang kabilis eh. O, bagamat siya, ito ang mga to, hindi pa raw ano yun, hindi pa raw verifikado ng World Health Organization. Eh ngayon yun lang sinasabing, pwede pala maging airborne yan. Dapat noon pa, ano na, pinaalam nyo na sa taong bayan. So, hindi pa, ha? Hindi pa kumpirmado. Pero bakit mauuna pa yung ano? Yung iba, di ba? Manggagaling pa sa iba. Ang katunayan yan eh, yung pinagmumulan ngayon na airborne yan, yung mga Chinese, ano rin, video eh. Oh, airborne daw yan. Ano pa ba yung isa ng, ito pa, sa Singapore, si Lee Kuan Yew. Humarap sa television, pati sa social media. Gumawa ng video para i-advise ang publiko. Mararamdaman ng publiko, may gobyerno sila. Oo. Dito wala tayong ganun eh. Wala. Kanya-kanya eh. Kanya-kanya, iba-iba sinasabi niyan. At saka yung nagsasalita rito, hindi expert. Hindi. Walang expertise, mga kaibigan. Tapos makakapanood ka yung Kiong. Yung ano, yung nagso-social media na kumandidato. Oh. Yung Doc William. Hindi naman ako sa nag-ano pa man. Eh, hindi ka naman expert dyan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan eh. Unang-unan, kailangan natin dito, gobyerno, tinan mo yung mga umuwi kanina. Galing China, galing Xiamen yata. Doon sila nakakita ng masasakyan pabalik dito sa Pilipinas. In interview, ano sabi nung isa? Eh, yung isa, kinumpay niyata eh. Ha? May symptoms. Nilagay isa ko sa, ano tawag mo ron? Quarantine. May asawa. Eh, meron siyang gustong iapila sa immigration, hindi ko masyado narinig. Pero, may nabanggit siya na siya habang, ano, habang hindi pa lumilipas ang 14 na araw, na siya ay magka-quarantine ka mag-isa mo eh, no. Di ba? Oh, eh hindi siya pinapapasok ng kanyang opisina sa kanilang opisina. Ayaw rin siya papasukin nung kanilang opisina. Eh di ba ito 'yung sinasabi natin last week pa? Bakit hindi magdeklara muna ng walang pasok? Kasi napakadelikado ho niya sakit na 'yan eh. Hindi ba? Oh, na pwede kang mabilis ang paglaganap. Mabilis yan. Mabilis yung pagkalat, yung makahawa. Eh dito, mahirap nga gawin man yun. Pero kung tayo talaga may gobyerno, magagawa rin natin yan. Halimbawa, ang magiging problema mo rito eh, yung papano yung nabubuhay sa pang-araw-araw. No, yung day to day. Diba? Hindi yung hand-to-mouth, no. Ang kanilang pamumuhay. Kung hindi sila magtatrabaho ngayon, eh wala silang kakainin. Ba dapat prepared ang gobyerno sa ganyan? Hindi ba? Eh wala tayong preparasyon eh.
Puro daldalan lang naririnig ko rito. Eh, parang hindi na nga binibigyan ng importansya ngayon yan eh. Wala na. Naku. Parang ito inilalagyan na ng screen para hindi makasama sa China. Isipin mo, nanganganib na tayo, China pa rin ang importante. Wala pang gamot dyan. Sa mga scientists hanggang ngayon, tumutuklas pa. 6 na buwan daw, pinakamaikli, isipin mo. Oh. Eh, gano'ng karami pa ano yan, di ba? Magiging casualty. At saka ang ano, Singapore, ha, na isa sila sa mga tumutulong sa pagtuklas. Eh, tayo, ano tinutuklas natin? Malunggay. Oh. Nyog. Mga kaibigan, meron daw, yun lang is ng nyog. mga katarantaduhan dito. Hmm. Ito, balikan natin si Bello. Kalahin ninyo, ito mga irresponsable. Sabi ko nga sa iyo, pag dito, nagkaroon ng isang responsable sa gobyerno ni Presidente Duterte, doon tayo magtaka. Oo. Puro irresponsable, nakita nyo na, ito na naman si Bello. Ha? Lintik na kahihiyan ang ginawa nito sa Dubai. Akalahin mong ipagkalat niya na doon sa social media yata eh. Na itong OFW na si Amalia Collado da Prosa na namatay sa Dubai, eh ano raw, coronavirus daw ang ikinamatay. Isipin mo yan, nagpaliwanag ngayon ang kuha. Siyempre, nagalit sila, nabahala ngayon sila. O, binuweltahan nila agad si Bello. Naglabas yung Dubai Media Office. Ha? Government ito eh. Base sa confirmatory test, nang sumuri doon sa OFW, itong kanilang Pathology and Genetics Department ng Dubai Health Authority. Mm. Oh, ang sabi nila, the cause of death was pneumonia and the woman had tested negative for novel coronavirus. Yun. Ito siguro, narinig niya pneumonia. Akala niya, pag nagka-pneumonia ka, eh dahil sa coronavirus. Alin sa dalawa? Di ba? Yun ang nasa isip ng tamulmul na si Bello, mga kaibigan. Nagsalita agad. Oo, isipin ninyo yung kahihiyan niya, laking kahihiyan niya, nagalit yung gobyerno ng Dubai. Oo. Ayun ang ginawa ni Bello. Humingi ng ano, ng paumanhin. Isipin mo yung labor secretary ka, nakiki-coronavirus ka. Anong authority mo meron magsalita sa coronavirus? Sino na-interview mo? Sino nagsabi sa'yo? Doktor ba nagsabi sa'yo? Sinuri ba yun? Isipin mong katarantaduhan mo yan, mga kaibigan. Di ba nakakahiya? Ha? No, pati mga mamamayan doon, magpapanik tuloy. Oo, tinatakot pa nito. Oo, di ba? Eh, inatatakutang mabuti ngayon yung virus na yan. At sa dinami-dami ng mga nagmagaling dito, nung umpisa, dyan sa coronavirus, lalo na yung mga Miron, yung mga kokak, ha? Mga troll kung tawagin. Ito, tanongin nyo sa sarili ninyo, bakit hanggang ngayon, wala akong naririnig na merong gustong mag-volunteer papunta sa China para tumulong doon kung may maitutulong sila. Halimbawa, oh, si Mocha, ano ginagawa nito, di ba? Nasa OWA ito? Oo. Oh, kala ko ba mahal niyo yung mga OFW? Ba't hindi ikaw ang sumundo? Di ba? Oh, ito si ano, si Ramon Tulpo at saka si Dante Ang. Mga ano ito, mga ambassador, ano yan? Extra penitentiary. ano tawag doon? Ambassador na titulo? Oo. Oh, ano ba yung papel nyo sa China? Bakit hindi yata kayo naririnig ngayon? Di ba? Kung may mga authorities na pwedeng magsalita ngayon, kayo yun eh. Ba't wala kayong sinasabi? Oo, sa China kayo. Punta kayo sa China. Di ba? Kausapin ninyo yung mga kababayan nating di makauwi. Special envoy kayo. Oo, oh, kumuha kayo ng charter, ano? Oh. Plane, di ba? Oo, oh, na mag-aatid sa inyo ni Dante Ang doon.
Mga kaibigan, no, puro pagpapanggap dito eh. Oo, nagtago eh. Wala namang ano eh. Narinig nyo bang nagsipagsalita yan? Mga kaibigan? Oo.